This year rough with the Taal eruption and the coronavirus now, but there's a lot of things to be grateful for because our God is not the God of calamity and famine. Our God is our God of every day. Amen. We woke up today at the comforts of our house, at the loving embrace of our family, and there's so much to be grateful for. So friends, let's stand up and sing with us with this joyful song.
the wilderness. Let us come before our God as we say, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Gracious God, all good, loving, and faithful, we are truly grateful for your presence in our lives. We tremble, we fear, we doubt, but if we look back, there's not a single minute that we were forsaken, not a single minute. We ask you, Lord God, to grant us a faith that can move mountains, a faith that even when the sun did not rise one day, it will remain standing with you. Our faith that is constant, similar to your love for us. Thank you, Hebrews Father. Chapter 11, verse 1. Faith is the confidence that anything you hope for will happen. And that faith gives assurance on the things that you do not see. And yes, Lord, today we offer, we surrender everything that we are hoping for. Despite of this wilderness of situations of difficulties, Lord God, we know that you are a God not just of our past, of our present, but you are the God of our tomorrows. Thank you for your inexhaustible compassion, your enduring love, Lord God. Today, accept our prayer. Accept this song of praise. We're going to lift up in your name. Your praises.
have a will, oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Faithful God. And you've never failed us yet. And that's why even if we are in front of a mountain right now, in front of a calamity, in front of storms, we're here worshiping you, lifting our eyes to you, because you are a faithful God. So this morning we will just rejoice in your presence, knowing that you will work, or you are working in the background. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen.
Can you hype up as many people as you can and tell them God is faithful? Would you agree with me that He never failed us yet? Yes? Na minsan, pag may pinagdadaanan ka, maaring during the time, hindi mo nakikita. But when you look back, pag tapos na yung lahat, makikita mo, hindi pala ako iniwan ng Diyos. Despite the problems. Despite the situation. Yes? And there are times God shows Himself to us through a supernatural thing. Yung parang yung may sakit ka, nagpa-pray over ka, gumaling. Yung hindi ka makala, yung bulag ka, nagpa-pray over ka, nakarinig ka na. Yung ganon, supernatural. But God shows Himself also by a regular thing. He never failed showing Himself to us through those people who respond to His call. Kaya ngayong umagang ito, I would like to share with you yung ginagawa ng ating community, the Light of Jesus family, where we belong, o kung saan tayo kasama. For the past 2 weeks, we've been sharing our provisions. We're sending help to those people who were stricken by the calamity. Yung pong Light of Jesus family, we're able to send a lot of donations, a lot of help in different areas in the South. Ganon din yung mga ibang feast. Meron din mga kanya-kanyang feast. Gumawa din mga operations na yan. And our feast Alabang district, itong ating district, we're able to help as well. At syempre, ang Feast South Mall. Thank you very much for your help. Yung mga pinadala ninyo last week, we're able to send it to the area in Batangas and in Cavite. At hindi lang yan, alam nyo, ang dami doon. Grabe yung napadala natin, hindi lang yung mga goods, yung mga diapers, yung mga banig, toiletries, hindi lang yan. Nakapagpadala rin tayo ng ngiti. Ligaya doon sa mga tao. Bakit? Kasi ang daming nakapagpadala ng magagamit nila pang araw-araw. Ayan. Pang araw-araw ni nanay. Tapos hindi lang yan, may pang-pram na sila. Kaya tuwan-tuwa sila, may pang-pram. Nagbibiro lang po ako, but truly God has never failed us. He keep on sending people like you, people like me, in saying, huwag ka mag-alala, kasama mo ako. Amen. Pwede bang, can you high five 4 people and tell them thank you very much for your great help. I'm in the presence of great people today. Thank you for your help. I would like to welcome our first timer. Do we have first timer? Yung ngayon lang po nakapunta sa Peace Out Mall. If you're new, please raise your hand so that I can see you. Ayan. If you're new din, pakibati nyo naman. Sabihin nyo, welcome. This is your home now. Pagkatapos po ng ating gathering, I would like you to look at that signage at the lobby. Nakalagay, first timer. Please approach that because we want to know more about you and we have something for you. Palakpakan din natin yung mga taong nag-imbita ng mga kaibigan nila. Thank you very, very much. So are you ready for God's Word for you today? Yes. This morning, we're going to end our series, Birth of a King. Again, for those who are new, we've been studying the book of Matthew where we've covered Matthew chapter 1 and today we're going to end chapter 2. And this is the message of God for you today. Ready? Yes. God sees your greatness. God sees your greatness. So let's declare this morning, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our faith and confidence in God as we say today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe.
Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I am blessed in the world. In Jesus' name, amen. Let's honor God's word. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. We're going to read the last part of chapter 2, and it is taken from verse 22 to 23. Let's read this together. Maikli lang naman siya. Together. But when Joseph heard that Archelaus had succeeded his father Herod as king of Judea, he was afraid to go there. He was given more instructions in a dream, so he went to the province of Galilee and made his home in the town named Nazareth. Sabi niyo nga, Nazareth. And so, what the prophets had said came true. He will be called a Nazarene. Say Nazarene. Let's pray. Can you place your hand over your heart and repeat this prayer after me? Father, I thank you. For I know, I believe, you see greatness in me. Even if there are times I see differently, or I allow others to perceive me wrongly. But this morning, I receive how you view me. A great person. A great son. A great daughter. And I pray this. I receive this. In Jesus' name. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Let's give God a big hand. Praise Him. And if you're ready for God's word for you, sabi mo nga sa tabi mo, God will speak to you today. You can sit down now. Let's give a big hand to our worship team. Thank you very much, worship team. Two announcements. Bago tayo mag-start again, we are discouraging you to bring coffee here inside. No? Dahil bawal according to the President of the Philippines. Yung management. No? And pangalawa, I know it's inconvenient for you to, alam mo yung pag dumating ka dito tapos doon ka upo sa may gitna. Alam ko, it's inconvenient. But ayaw din namin kayo may inconvenient ng mga tao na, alam mo yung palabas, papasok, tapos maapakan yung paa mo. No, kaya we encourage you to please occupy the center seat pag dumating kayo, kung mauna kayong dumating. Okay? And we're doing something para mas mabilis din kayo makauwi. No, huwag kayo mag-alala, magpapalagay kami ng slide dyan. Para i-slide na lang kayo. Okay? So, are you ready for God's word for you? Yes. I don't know kung kilala niyo yung aking anak na si Andrea. Do you know Andrea? Yes. Alam niyo ito si Andrea? Kasi ako, naniniwala ako bilang tatay, ako naniniwala na ako ay magpapagmahal na ama. At dahil mapagmahal akong ama, nung maliliit pa yan, pinagtitimpla ko ng gatas. Tinititip ako sila ng gatas kasi hindi ko naman sila pwedeng i-breastfeed. Kaya tinititip ako. Tapos kahit na malaki na sila, kahit malaki na, talagang sinisugurado ko na may supply pa rin sila ng gatas, ng milk. Kahit kasi nung malaki sila, ina-Alaska ko sila. Alaska duro akong tatay. At itong si Andrea, ang gustong gusto kong ina-Alaska. Gustong gusto kong inaasar. Bakit? Kasi si Andrea ho, mabilis maasar.
Di ba, pagka ang isang tao mabilis maasar, masarap, asarin. Tama ba? Yung isang tao, hindi, pag inasar mo, hindi na asar, okay ba yon? Hindi, di ba? Boring. Pero pag yung tao mabilis maasar, ay, aalaskahin mo talaga yan. Kaya sinasabi ko sa kanya, anak, wag ka maasar. Pagka inaasar ka, wag ka mabilis maasar. Mga kapatid mo, pag inaasar ka, wag mabilis maasar. Sabi niya, kaya lang, daddy, mana sa'yo, ang lakas mang alaska. Yung gano'n. Kaya mabilis din ako magalit. And one of those pang-aasar na ginagamit ko sa kanya ay yung pag sinasabi kong, anak, may babanggitin ako sa'yo, ha? Sabi niya, ano yun, papa? Yan ka na naman. Anak, hindi ako ang tunay mong tatay. Ampon ka lang. Sumagagalit siya. Sasabihin niya, kamukha ko si mama. Sabi ko, kaya nga ampong kaya nga hindi kita anak kasi kamukha ka ng nanay mo. So, ganun siya, ganun. Ang bilis niya maasar, lalo pag sinabi namin ganyan. At may pagkakataon pa, minsan, naalala ko, nagpunta kami sa may Sambales, sa Putipot. May nakapunta sa inyo sa Putipot. Ay, ang sarap dyan, ang ganda ng lugar dyan. Pagdating namin doon, ako tinignan ko siya, sabi ko, anak, sabi ko, mukhang pagkakataon na to, mukhang ito na yung araw. Sabi niya, ano yan, papa? Makikilala mo ng tatay mo. Kasi may mga isda doon, may iti, parang katulad niya. Now, why am I sharing this to you? Friends, ini-imagine ko, while I was reading the story of baby Jesus in Matthew 2, ini-imagine ko, buti na lang si Jesus, nung lumaki, walang identity crisis. Kasi di ba minsan pag lumalaki ka, tinutokso ka ng mga tao, at minsan pinaniwalaan mo yung tukso sa'yo, nagkakaroon ka ng identity crisis. Tama ba? Sabi ko, buti na lang si Jesus, walang identity crisis. Bakit? Kasi lumaki si Jesus, saan siya lumaki? Sa Nazareth. Sa Nazareth, doon ho nakatira si Mary and si Joseph na mag-boyfriend pa lang sila. At alam niyo naman yung story nila, di ba? Si Mary na buntis, kahit asawa niya na si Joseph, pero hindi pa lang sila nagsasama kasi during the time na nabuntis siya is during the betrothal period. So, hindi pa sila mag-asawa, pero nabuntis si Mary. Kaya nung bumalik sila doon, ini-imagine ko yung mga tao doon, baka tinutokso si Jesus. Baka sinasabi sa kanya, ay, anak sa labas, anak sa labas, anak. Yung ganun, tinutokso. Tapos, pag tinignan mo, parang ang gulo ng pamilya ni Jesus. Why? Kasi unfaithful yung mom in the views of those people. Kasi hindi naman natin nakita kung paano in-explain ni Mary, paano siya nabuntis. Tama? Hindi naman totoo yun na parang sinabi niya sa mga tao, it is the Holy Spirit who talks to me. Wala pa nung araw yun. Tayo na lang yan in our time as we study the scripture it is the Holy Spirit who speaks to her. Pero during their time, si Mary hindi niya sasabihin yun. Bakit? Hindi niya rin naiintindihan. Bata pa siya. So yung mga tao, pwede sinasabi, ay, gulo ng pamilya nito. At pangit yung lugar na kinalakihan niya. I do not know why, but if you look at John 1 verse 46, it says, can we read this together? Can anything good come from Nazareth? There's a certain reputation in that place. There are Bible scholars na sinasabi nila, ay, eto yan, dahil mga rebellious yung mga tao dyan. Now, it could be the case, but hindi natin alam. Pero based on that scripture alone, we can see that there's something wrong in Nazareth. Minsan parang sa atin, di ba? Sa atin, sometimes our identity was marked in us even when we're still in the womb of our parents. Nung nasa tiyan ka pa lang, minsan yung identity mo nakamarka na sa'yo. Tama? Second family ka. Yung pamilya ninyo. Yung nanay mo, hindi tunay na asawa, pero sinmama mo yung kabit. Or, pinaampung ka, or nalaman mo nung bata ka, pinalaglag ka. Kasi pero matindi yung kapit mo. Hindi ka nalaglag. So nalaman mo, pinalaglag ako. Hindi ako mahal ng nanay ko, ng tatay ko. So, nakamarka na yung identity na yan. Or, twisted yung family background mo. Bakit? Kasi hiwalay yung parents mo nung lumaki ka. Or, a parent, or one of your parents committed a crime. So it was marked in you. Pangit yung nanay mo, pangit yung tatay mo, malamang pangit ka rin yung bata.
Asa ka pa? Ano ka himala? So, nakamarap ka na sa iyo, no? And the parents made it worse. The parents made it worse. Bakit? Kasi sometimes may mga parents, they compare their children. May comparison. Yes? Kahit may sasabihin natin, wala namang, hindi naman totoo yan, may paborito. Meron minsan ganyan. Paborito mo, hindi mo lang alam. Pero napapaboran mo yung isang bata. Bakit? Kasi si ate, pinag-aral mo sa DLSU, De La Salle University. Yung isang anak mo, pinag-aral mo sa DLSU rin, definitely low standard university. So, di ba? Bakit? Sabi ng anak mo, bakit ganun si ate? Original na DLSU, ako hindi. Ang sabi mo, okay na yun, anak. Mahal kasi tuition fee doon. Matalino naman yung kapatid mo. Yung ganun. Favoritism. Tapos, minsan, kulang din sa affirmation yung mga taong mahal mo sa buhay. Hindi ka na-affirm. People were taking you for granted or taking you for granted. Now, have you experienced? May nakaka-experience ba dito niyan? Yung parang feeling mo, parang taken for granted ako. Mga anak ko taken for... Wala. Babay talaga ng mga anak ng mga taga-face out mo. No? Yung mga anak, meron ba dito? Feeling mo parang taken for granted ka? Yung sa pag-aaral. Wala din. Talagang mababait talaga mga taga-Las Piñas. So ito lang para doon sa mga taga-Labas. May mga baka meron kayong mga kakilala na taken for granted, ha? Ito para ito sabihin mo sa kanila. Itong sasabihin ko, ha? If people take you for granted, you should take it as a compliment. Why? Because it's a sign of your consistency. Ibig sabihin consistent ka. Kaya minsan, hindi ka nila pinapansin, hindi ka nila sinasabihin na, thank you ah, thank you sa pag-aalaga mo, thank you dun sa pagluluto mo. Bakit? Kasi consistent ka. Mga magulang, di ba, araw-araw nagluluto pa kayo sa mga anak ninyo? Sinasabihin pa kayo araw-araw ng mga anak nyo, thank you mami, ang sarap ng ulam. Hindi? O di, ba't hindi kayo nagtaas ng kamay kanina? No? Di ba? So, take it for granted ako ah. Pero bakit? Kasi consistent ka. Consistent ka nagpapakain sa kanila. Tama? Kaya hindi na sinasabing thank you, mami. Bakit? Kasi lagi yun ang ginagawa mo. Subukan mong gutumin yan sa linggo. Huwag mong pakainin. At tapos, after 1 week, pakainin mo. Ano sasabihin niya? Thank you, mami! Thank you! Nagluto na ulit siya. Tama? Bakit? Kasi hindi mo sila inaalagaan. Same with spouse. Hindi nagpapasalamat yung asawa mo. Bakit? Kasi consistent ka sa pag-aalaga sa kanya. Sa trabaho, the same. Yung mga boss ninyo, kailan kayo sinisita? Pag pumalpak. Tama? Pag mayroong project na hindi na-submit on time. Pero pag on time ka nagsasubmit, sinasabi siya, galing mo, on time ka mag-submit. Meron pa ganun? Bihira, no? Why? Because it's your role. Tama? Yun ang role mo. Kaya hindi ka na kailangan i-affirm. Yes? Pero if you go beyond the expectation or the expected outcome, then people will tell you, wow, galing mo. Yes? Kaya huwag mong isipin na, taken for granted ako. Parang wala akong value. No? Ang ibig lang sabihin, consistent ka. Therefore, you are great. Yes? Now, while it's a compliment to you, it could be danger to the other person. Bakit? Basahin nga natin to. This is very powerful. What is consistently taken for granted will be taken away. Tama? Kaya ikaw, bilang anak, bilang magulang, you should make sure that you affirm those people doing service or sacrifice for you. Yes? Baka mga kamay nung katabi mo. Yug-yugin mo ng konti. Sabi mo sa kanya, don't take me for granted. Sagutin mo nga siya, sabi mo, ewan ko sa'yo. And sometimes, yung ating identity crisis is because we allow others to define our identity.
ang mundo, the world measures, the world judge, the world labels people based on these three metrics. Ano yung metrics na yan? Attractiveness, affluence, and achievements. Would you agree with me? Tama ba? Ganyan, the world celebrates if you're attractive. Tama? Pag ikaw ay maputi, okay yan. Tama? Pag maitim, parang hindi masyadong sinaselebrate ng mundo. Tama? Nakita na ba kayo ng commercial na binibenta pang paitim? Meron na? Wala pa, di ba? Ano binibenta? Pam? Paputi? Tama? Meron bang commercial na nagpa-commercial pampataba? Wala, di ba? Anong kinukommercial? Pampa? Paya. Bakit? Kasi yung sinaselebrate. Ano yung attractive sa mundo? Nalala ko merong magkaibigan, nagkakwentuhan, sabi nga nung isa, sabi niya, pare, ang mahal nung ginagamit kong pampaputi kasi lagi akong tinutokso nung nag-aaral tayo, naalala mo, sabi niya, medyo mahal eh, pero kita mo naman, medyo pumuputi na ako, pero ang mahal. Sabi niya, saan bang tinitira mo? Sabi niya, gluta tayo. Sabi niya, ay, mahal talaga yan. Mahal, pero effective naman. Kaya na pare, mahal, hindi ko matuloy-tuloy eh. Sabi niya, gusto mo, meron ako alternative, sabi nung kaibigan. Sabi niya, ano yan? Ito talaga, likas papaya. Parehas din yan, puputi ka din. Sabi niya, sige, mukhang mura lang ito. So, umuwi siya. Tapos after one week, nagkita sila. Sabi nung isa, sabi niya, oh, kamusta yung binigay ko siya, yung likas papaya? Sabi niya, pare, tinigil ko na, bumalik na ako sa glutathione. Bakit? Kasi pare, pag iniinom ko, nasusuka ako. Sabi niya, pare, soap yan, hindi soup. Yung gano'n, we celebrate sometimes wrongly. Pag tumataba ka, ang sabi ng asawa mo, papayat ka. Okay lang, masabihin siya, magpapayat ka for health. Diba? Papayat ka. Tignan mo, oh. Mapayat yun. Si Marek, mapayat. Yung gano'n, di ba? Pag sinabi ka ng asawa mong ganyan, ito sabihin mo, ha? Sabihin mo sa kanya, alam mo, kasi sa isang sa Bahamas, sino nakapunta sa inyo sa Bahamas? Sa Bahamas, alam nyo, ang attractive sa kanila yung matataba. Yung mga may extra bilbil. Maganda yan sa kanila. Kaya pag sinabi ka ng asawa mo, tumataba ka, sabi mo, Han, there is an island in Bahamas na maganda ang mataba. Sabi mo sa asawa mo yan. Kaya lang, baka magulat ka, baka bigyan ka ng pamasahe. Taka na lang doon. Attractiveness. The world celebrates attractiveness. Hindi lang yan. Yung attractiveness, sometimes it is connected with the second metric, which is affluence. Sabihin nyo nga affluence. Ano yung affluence? Meron kami ka-opisina, sabi ganun. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi, pero sabi niya, alam mo, I have a face that only a mother can love. So, tinignan namin siya. So, kala namin humingi lang siya ng affirmation. So, nag-agree na lang kami sa kanya. Sabi niya, I have a face only a mother could love. Pero alam mo, itong lalaking ito, grabe. Ang daming girlfriend. Bakit? Kasi pag Lunes, sasakyan niya, dala niya Camry. Pag Tuesday, ang dala niya Benz. Pag Wednesday, BMW. Ang dami niyang girlfriend. Bakit? Kasi affluente. Samantalang kami, isa lang girlfriend namin, naka-BMW rin naman kami. Bawal mag-car, walang panggas. BMW rin. Yung the world celebrate affluence. And perhaps the greatest attraction that you can receive or you can have is when you are an achiever or you achieve something. Achievement. Naalala ko merong tatlo magkakaibigan, nagkikwentuhan sila. Sabi nung isang bata, sabi niya, alam mo yung tatay ko, ang galing. Ang galing ng tatay ko. Kasi grabe yung achievement niya. Alam mo ba, yung dahil sa achievement niya, sa galing sa pag-aaral, yung pangalan niya, merong nakalagay sa pangalan niya. Three letter. Sabi niya, ano yung letter? Sabi niya, EVP.
Ano EBP? Executive Vice President. Sabi niya, yung pangalan na yan. Sabi niya, dadali niya yan hanggang habang nagtatrabaho siya. Nakapangalan na sa kanya yan, EBP. Sabi ng isang bata, mas magaling yung tatay ko. Kasi yung tatay ko, beyond working, yung kahit na nag-retire na siya, yung pangalan na nakakabit, yung mga letter na nakakabit sa kanya, hindi mawawala. Ano ba yung letter na yan? Ay, siya ay PhD. Ha? O kahit nga naman retirement, di ba? PhD ka. Sabi nung isa, ay, mas magaling yung tatay ko, hihina ng tatay ninyo. Yung tatay ko, mas magaling. Kasi yung tatay ko, kahit sa kabilang buhay, dala niya yung kanyang title. Sabi, ano yung title? R.I.P. Achievement. Friends, look at me. Hindi ko sinasabi na kailangan magpapangit ka. Kasi imposible sa peace out mo niya. Magaganda mga taga-peace out mo. Di ba? Hindi ko sinasabi magpapangit ka. Or hindi ko sinasabi na dapat huwag ka mag-aspire sa pera or huwag ka mag-achieve sa buhay. Hindi ko sinasabi yan. Kasi baka imbis na mag-tight ka rito sa feast, ang gawin mo, pag lunchtime, pumunta ka pa sa akin, humingi ng pera. Hindi yun ang sinasabi ko. Ano sinasabi ko? Itong mga ito, if you will allow this to view yourself through this metric, these are the mind monster that is killing how you see yourself. Ito yung papatay doon sa tingin mo sa sarili mo. That's why there are people, when they open their Facebook and they saw someone posted something na ang ganda ng achievement, bagong sasakyan, anong feeling mo? Buti pa siya. Yung isa, nakagraduate, PhD. Tingin mo sa sarili mo. Ang baba ko. Why? Because you base your identity through the metrics of the world. Pag wala itong mga ito, ano sasabihin mo sa sarili mo? I'm inadequate. I'm ugly. I'm unlovable. I'm a failure. I'm useless. Anong tingin mo sa sarili mo? Ang baba. Ang tingin mo sa sarili mo, you're not good, but you're bad. And friends, this is very, very important. When you see yourself bad, you start to act bad. Allow me to elaborate more. Meron isang babae na ka-meeting ko this week. Tapos sabi niya, Brother James, bakit ganun? Because I know na minsan yung mali, alam ko yung mali at tama. At first, I will choose what is good. Pero bakit na i-influensyahan ako to do bad by people around me? Bakit ganun? Alam kong mali. At una, sinasabi ko mali yan, hindi ko gagawin. But eventually, I was moved to do bad. At sabi niya, diyan ako hirap na hirap, Brother James. Now, you need to know the background of this girl. Siya ay lumaki na second family yung pamilya nila. Lumaki siya na yung mga minamahal niya, iniiwan siya. Iniwan siya ng asawa niya. And grabe yung pagmamahal niya, yung pagsiserve niya sa family, sa mga kapatid. But she's unappreciated. Nung nag-uusap kami, hindi ko rin masagot, pero I prayed, sabi ko, Lord, bakit nga ba? Why do sometimes we know what is right but choose different? Choose to be bad or act bad. Tapos bigla na lang dumating yung message. Ito yung dahilan. Kasi hindi tayo tunay na naniniwala na tayo ay mabuti. Have you heard me? Kasi hindi ka naniniwala na ikaw ay tunay na mabuti. Sino sa inyo nagkaroon na ng sapatos na bago? Yan na lang ang ginagawa nyo rito. Magtaas ng kamay. Magtaas na kayo ng kamay. Sino sa inyo nakakaroon ng bagong sapatos na puti? Puti. Ayan. Na-experience yung dati nung nag-aaral kami, bago ka sapatos na puti, tapos, anong ginagawa mo pagpasok mo?
Sinusuot mo ba agad? Hindi. Anong ginagawa mo? Nagbabaong ka ng sinelas o lumang sapatos. Tama? So, papauni mo yan. Tapos, pagdating sa school, doon ka magpapalit. Tama? Tapos, hindi lang yan. Lagi kang aware doon sa mga paanong katabi mo. yung ganon? Tama? Tapos, aawayin mo talaga yung kaklasmate mong pasaway pag sinabi niyang binyagan natin yan. Yung talaga, pag sinabi niyo, binyagan natin, ano sabi mo? Tumigil-tigil ka, didibang kita sa mukha. Diba? Bakit? Kasi bago, malinis. Pero pagdating ng hapon, nadumihan na. Kasi nadumihan mo. Kamali ka na apak, nadumihan. Kinabukasan, babaon ka pa ba ng sinelas? Hindi na. Tama? Iiwas ka pa ba sa mga paano mga katabi mo? Hindi na. Bakit? Kasi madumi na eh. Pag sinabi nung kaklase mong binyagan natin yan, ano sabi mo? Okay lang, kumpilan mo pa. Diba? Bakit? Kasi madumi na. The reason we act bad, even if we know what is good, it's because we do not believe that we are good. Because we cannot see ourselves. Can I make a suggestion to you? Can I? Yes. Friends, listen to me. Do not focus on what you see about yourself. Do not focus on how you perceive wrongly yourself. Do not focus on what the world sees about you or perceive about you. But rather believe on what or how God sees you and what God tells you. And God tells you this morning that there is greatness in you. Yes. 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 Hindi. Hawak mga kamay na katabi mo. Sabi mo nga sa kanya, God sees your greatness. Now let me convince you more. You know, ang Diyos, God has a different metrics. Totally different metrics when He looks at us. Now, question. Do you know what are the metrics of God? Pag tinitingnan ka ng Diyos, alam mo kung anong metrics niya? Do you want to know? Yes. Let's go to our reading this morning. In Matthew 2, it says here, and so what the prophets had said came true, he will be called Nazarene. So allow me to explain to you using our scripture this morning, our reading. You know, Nazarene is a title of Jesus. And Jesus has a lot of titles. Siya ay Christ. Again, for those who do not know this yet, hindi ho apelido ni Jesus yung Christ. And marami siyang title. Lamb of God, the way, the truth, and the life, the master. You know, and Nazareth, or Nazarene, is one of his titles. You know, see, Jesus was so wonderful that you cannot just give one title to him. Kaya ang dami niyang title. But the most common is Jesus of Nazareth. And you will see that a lot in the New Testament. Like, halimbawa, si Bartimaeus. Do you know Bartimaeus? Do you remember Bartimaeus? I gave a talk about him. And si Bartimaeus siya. Tapos, nung malaman niya nandun si Jesus, ito ang sabi niya in Mark 10:47. Can we read this together? When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." So, si Bartimaeus. Hindi lang yan. The story of two disciples, mamatay si Jesus, they went back to their places and they're walking to Emmaus, and there's two disciples na sinalubong ni Jesus, sinamahan ni Jesus. And hindi nila makilala si Jesus because he was not yet in his glorified body. So, kasama niya. At tinanong ni Jesus, ano ba yung pinag-uusapan yung dalawa? And they didn't recognize him. Tapos ito yung sagot ng dalawa in Luke 24:19. The things that happened to Jesus of Nazareth, they answered. This man was a prophet and was considered by God and by all the people to be powerful in everything he said and did. So, even the disciples, at hindi lang yan, even the demons know him or knows him as Jesus of Nazareth. Let's look at what Mark 1 says. Basahin nga natin to.
What do you want with us? Jesus of Nazareth. Are you here to destroy us? I know who you are. You are God's holy messenger. Jesus of Nazareth. Now, ano ang importansya nung Nazareth? Can I pray for you? Father, I pray that you give them wisdom so that they may understand these words that you're about to say. You know, yung ginagawa natin kasi hindi mahirap, ha? Itong, I'm trying to explain it to you as plainly as I can, as simple as I can. Pero kasi medyo we're going deeper. That's why we need to pray. Every time you come here, you pray for the Holy Spirit to give you wisdom. Okay? So, anong importansya nung Nazareth? What is the importance of Nazareth? Now, you have to remember, si Matthew, he keeps on hyperlinking Jesus to the Messiah in the Old Testament. Alam niyo hyperlink? Yung pagka, di ba minsan sa Facebook, merong link doon. Pag pinindot mo, dadaling ka sa ibang website. Tama? Yan yung hyperlinking. So si Matthew, hyperlink niya si Jesus doon sa Messiah in the Old Testament. And he's keep on using the prophets. Ito yung sinasabi ng propeta. Ito yung prophecy niya. So, he's trying to connect the Messiah to Jesus. That's why, pag sinabi niyang he will be called Nazarene, he was pertaining to the Messiah in the Old Testament. Kaya pag tinignan mo yung Matthew, ang sabi dito, and so what the prophet had said came true. He will be called a Nazarene. Saan niya hina-hyperlink yan? Sinong prophet yung tinutukoy niya? Si Isaiah. Let's look at what Isaiah 11 verse 1 says. Can we read this all together? Out of the stump of David's family will grow a shoot. Yes, a new branch bearing fruit from the old root. Now, nasaan doon ang Nazareth? Nakita niyo ba? Wala na. Gusto niyo ba? Walang Nazareth doon eh. Walang nabanggit na Nazareth. But Isaiah is prophesying something. He's prophesying about the Messiah. Si Isaiah, he's linking or he's using a parallel of David's lineage doon sa isang puno. Puno. Yung lineage yun yung ating lahi, tama? Yung tatay mo, yung tatay ng tatay, yan yung lahi. And si David kasi, yung mga anak niya pasawa, yung mga anak niya, matigas ang ulo. Kaya, because of their sins, sabi ni Isaiah, your lineage were cut off. Pinutol, parang katulad ng puno. At yun yung ibig sabihin ng stump. Ayan, this is a stump. Yung pag pinutol mo yung puno, yung natitira doon, yun yung stump. At yung shoot ay isang... Di ba, pag may nakita kayo minsan, nadaan na kayong punong putol, may makikita ka dyan, may lalabas na halaman. Tama? A stick, yun yung shoot. Sabi ni Isaiah, meron darating, pero kahit pinutol ng Diyos yung lineage mo, meron darating, eventually, a Messiah that will be a Savior. Galing sa linya ni David. At yun yung Messiah. He's like a stick. And the tiny stick will bear fruit. Yung ginagawa ng mga anak mo, ng mga apo mo, ito susunod na sa Diyos. Kung pasaway ang mga yan, ito hindi. This will save your lineage. And even the prophet Jeremiah at si prophet Zechariah, the same. They're using the same metaphor. This is just a metaphor. Now, ano ang kinalaman ng Nazareth? Ba't kailangan isulat ni Matthew yung Nazareth na sabihin niya si Jesus ay tumira sa Nazareth, galing sa Nazareth. Anong kinalaman nito kay Isaiah? Ito na, makinig kayo ha, ito na. Nazareth, ang Hebrew niya, in Hebrew is Nazareth. Sabi niyo nga, Nazareth. And Nazareth, it came from a root word, Nazar. At alam niyo kung ano ibig sabihin ng Nazar? Branch or stick. Kaya pag tinignan mo yung Nazareth, it literally means stick town. Yun ang ibig sabihin ng Nazareth. Therefore, parang sinasabi ni Isaiah na the stick man, the Messiah,
will come from that stick down. At si, ano yung stick down? Nazareth. Kaya si Matthew, he needed to tell his audience that Jesus came from Nazareth. In-establish niya talaga na si Jesus galing sa Nazareth. Now, bago kayo makatulog, ha? Ano naman ang pakialam natin doon? Diba? Sige, tanongin niya ako, anong pakialam natin dyan, Brother James? Sige na, lakasan niyo kasi alam ko yung iniisip niyo. Anong pakialam namin dyan, Brother James? Malaki. Malaki yung pakialam natin. You know why? You know, Nazareth was a tiny barrio in Galilee. Nagpunta ko kasi kami dyan 2-3 years ago. We went there. Tapos, maliit lang siyang lugar, maliit lang na barrio. Wala nga dyan Jollibee. Walang, during that time, lalo na kay Jesus, walang Jollibee, walang Starbucks, wala ding Angel's Burger na nagtitindang burger na sa bawat kaga, tinabay lahat. Wala pa nun. Tapos, yung, baka meron lang doon, yung si Aling Tonyang Sari-Sari Store, baka yun lang. Bakit? Kasi mga 20 plus families lang ang nakatira doon. Maliit lang siya. Maliit. Ang liit lang. Now, bakit ko sinasabi ito sa inyo? Friends, I want you to think with me. Importante ito, ha? Bakit pinili ng Diyos, the God who created the universe, the God who created the stars, the God who created the skies, the God who created the moon and the sun, He created all this by His words, but choose to be born in a tiny, dusty, rusty place called Nazareth and stayed there for 30 years. Bakit? Bakit? Kung ako ang Diyos, papanganak ako, alam mo, sasabihin ko, ako naman lumikha niyan, pwede ba sa Ayala labang naman ako ipanganak? Diba? Ako naman lumikha niyan, kahit sa Dasman nila, o kaya 5-star hotel, doon nila. Huwag na dyan sa Nazareth. Ang liit lang yan eh. Hindi ako makikilala dyan. Pag sa Ayala lang ako pinanganak, ay, kilala ako agad. Tama? Pero bakit doon? Ano ako makikilala doon? Why did God choose Nazareth? To tell everyone that God is changing the metrics of the world. It's not about attraction. It's not about affluence. It's not about achievement. It's more than this. It has something to do in what you can see in your Messiah. And for us to know more about the Messiah, we need to read further this writing of Isaiah. Alam niyo, ito si Matthew, siguro nung binabasa niyo si Isaiah, yung writing ni Isaiah, kasi nasulat na yan eh, kasama na yan sa Torah nila. So nung binabasa niya ito, yung babasahin ko sa inyo ngayon, siguro in-imagine ko si Matthew nagtatatalon sa tuwa. Bakit? Kasi nakita niya, sabi niya, si Jesus ito eh. This is Jesus. Siya yung tinutukoy ni Isaiah. Siya to. This is Jesus. Kaya siguro mas lalong naging firm yung kanyang paniniwala doon sa sinusundan niya. Why? Kasi ito yung pinaprophesy na Messiah. Now, I would like to close this series of Matthew, Birth of a King, by inviting you to stand. Can I ask you to stand? Because I want you to honor the Word of God with me today. I'm going to read Isaiah. A reading that pertains to the Messiah. At habang binabasa natin ito, I want you to think about Jesus. Can we do that? Ang isipin mo si Jesus yung binabasa mo. But Isaiah, hindi pa niya kilala si Jesus kasi ang tagal nun eh. Na? Nasa past siya si Jesus, ang tagal pa bago dumating. But he prophesied a Messiah. Sinulat na yan. Pero in our time, alam na natin kung sino yung tinutukoy. Or meron tayong nasa isip kung sino yan. At habang binabasa natin ito, think about Jesus. Let's read together. Isaiah 53:2-5. And it says here, "My servant grew up in the Lord's presence like a tender green shoot, like a root in dry ground.
There was nothing beautiful or majestic about His appearance. Nothing to attract us to Him. He was despised and rejected. A man of sorrows, acquainted with deepest grief. We turn our backs on Him and look the other way. He was despised and we did not care. Yet it was our weakness He carried. It was our sorrows that weighed Him down. And we thought His troubles were punishment from God. A punishment for His own sins. But He was pierced for our rebellion. Crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. Friends, that is Jesus. That is Jesus. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we can be healed. At bakit kailangan niyang gawin ito? Bakit kailangan niyang gawin? Pwede hindi naman niyang gawin. But why did He choose to go through it? Mahirap kay Jesus yan. Yung, alam niya yung pagdadaanan niya. That's why during the Garden of Gethsemane, He was sweating blood and powers, and then sabi niya, Father, if you can remove this to me, please remove this. And yet, let Your will be done. And why did He allow Himself to suffer like that? Why did even the Father, why did He allow Him to suffer that, like that? Para sabihin sa akin, para sabihin sa iyo, para sabihin sa atin, that you are worth dying for. You are worth dying for. So every time you look at yourself na mababa, look at yourself na parang walang value, of the world, pag tinignan mo si Jesus, Jesus was not attractive. Jesus has no affluence. He has no achievements. Siya ay karpintero. Pinanganak sa isang maliit na baryo. Wala siyang achievement. Wala siyang affluence. And even attractiveness, according to the scripture, Isaiah, there was nothing beautiful or majestic about His appearance. Nothing to attract us to Him. Siguro nung nando siya sa cross, if I'm one of the follower, pwede ko sabihin, talo ka pala eh. Talo ka. So what's your achievement? Inanganak ka? Isang baryo lang? Maliit na baryo? What's your achievement? What's your affluence? What's your attractiveness? And yet, in the eyes of the Father, the eyes of God, Jesus was the greatest being in the world. Parang sinasabi ng Diyos sa iyo, parang sinasabi ng Diyos sa akin, that you can be great like Jesus. In what way? Not in the metrics of the world, but in the metrics of God. And what are the metrics of God? Whenever we look at us, whenever He looked at us, what are the metrics of God? Ito lang. Matthew 22 verse 11. And it says here, the greatest among you must be your servant. Parang sinasabi ni Lord, that greatness is about selflessness. Greatness is about sacrifice. Greatness is about service. That's why if you feel right now you are being taken for granted, yung hindi ka napapansin ng mga tao sa paligid mo, yung mga mahal mo sa buhay, hindi ka na-affirm, or feeling mo parang hindi ka binabali ng mga tao, friends, God is telling you today, through this story,
Huwag kang titigil sa paglilingkod sa kanila. Huwag kang titigil sa pagmamahal. Huwag kang titigil sa pagbibigay ng buhay sa kanila. Pagbibigay ng pagmamahal. Dahil sa mata ng Diyos, yan yung kanyang ginagamit na ruler. And He is telling you, if you will do that, you are great in the eyes of God. So this morning, if you feel this is for you, I want you to bow down your heads and close your eyes and just allow God to tell you how great you are. Maybe in the metrics of the world, you're far from it, but in the metrics of God, in His eyes, in the way you love, in the way you give yourself selflessly to the people around you, especially those people whom you love, sacrifices that you do for the family, even if it's hurtful because you are being taken for granted, just allow God to tell you today, there's greatness in you. Father, we come before you today, and this morning we thank you for your words. We know that these words will liberate us, because sometimes we see ourselves as a person of no value because we're far from the metrics of the world. But we thank you for your words today, for telling us who we are in you, that we are valued, Lord, not less than the life of your Son. That's why this morning, Lord, as we raise our hands to you, continue, Lord, to speak to our hearts, minister to us, and just continue to tell us who we are in your eyes. And all this we pray in Jesus' name. Amen. Who am I that the highest would I'm
to be beaten so that we may be whole. To the God who allowed Himself to be whipped so that we may be healed. And to the God who only sees our greatness even if the world failed to see. Oh Lord Jesus, our faith is only in You. And today, I just want to lift Your name. I just want to tell the whole world that in You, we have confidence. That in You, we have victory. And what You have done 2,000 years ago, You can do it again and again and again in our lives. Oh yes, Lord Jesus. In our lives that we cannot control and we cannot understand. And today, Lord, we claim for Your faithfulness. We claim that one day our prayers will be answered. Our sickness will be healed. Our needs, Lord, will come to us. Because the God we worship here is a God who is faithful. That's why this morning we claim Your answered prayer with this prayer so that You place in our heart. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Never have. Never will. Never have. Never will. No, no. Yeah.
beside you or those people you love or you know, can you offer them hug or embrace or tap them at the back and then tell them God sees greatness in you. Are you blessed today? God is good. God is good. Let's visit it for a moment. To announcement. This is the last talk of the series. Itong series natin, nagsimula nung December and it will end today. Next week, we're going to have a new series. But we're going to use still Matthew. So let's watch this video. We're starting a brand new way of teaching at the feast. We're starting something exciting. God is birthing a whole new generation of people who will hunger to follow the word. By book, verse by verse, chapter by chapter, story by story, we're gonna sit at the Master's feet with total humility and allow the text as divinely inspired to speak to our hearts. Get ready because we're gonna start this journey of longing and really understanding God and His Word for you. The new series next Sunday. This is our February series. This morning we have 604 in this set. Yeah. And we have 212 dun sa first session. So we have 816. Please continue to invite your friends. Pag tinitingnan ko, parang hindi pa naman tayo puno. No? So you can still invite your friends. Kasya pa naman tayo. Were you blessed today? Yes. And again, I would like to invite our first timer. Yung ating mga first timer, could you please raise your hand wherever you are? Meron ba na? Meron. Ayan. Pwede pa kayo may imbitahan tumayo yung ating mga first timer. First time daw. Sige, tayo na kayo. Mga leader po ng ano yan, ng district. First time lang daw nila rito. Ayan, meron din ako mga nakatayo doon. I always say this to our first timer, this is not an accident. I believe God brought you here. So just journey with us and discover the reason why He brought you here. Pwede ba namin kayo pagdasal sa ating mga first timer? Let's pray for them. Father, we lift up to our friends here. I pray that you bless them. I know it is you who brought them here. And all I ask of you is that you reveal yourself to them through our talks, through our worship, but most importantly to the love of the people here in Visayas. And we pray, Lord, that this coming Sunday, sana makasama namin ulit sila. In Jesus' name we pray. Amen. At the end of our gathering, please, again, look for that signage dun sa lobby, first timer, and we have something for you. And to our friend here, nagot kayo sa builder niya. Dahil binibisita lang sila. So nila makita yung peace out. So next Sunday, we're going to have our first talk of the new series. Now, meron ho tayong changes kasi pasensya na kayo ha, you have to bear with us dun sa baka may mga inconveniences. We're trying to do something about this. At nakita ko for the past 2 weeks, medyo nahihirapan yung ibang mag-panel. No? Nagpa-panel dyan dahil sa love offering. Yung ating love offering boxes, nandun na ho sa gilid ng dalawa.
So paglabas niyo doon, meron tig dalawa o baka tatlo pang love offering boxes doon. So para hindi tayo mahirapan sa paglalabas. Okay? So you just drop your tithes and offering there doon sa gilid. Okay? Again, I encourage you to please help us in our finances. Okay? Dahil sa inyo mga kamay lang ang panggagalingan ng ating pagpapatuloy sa Peace Out Mall. Okay? So stand, allow me to pray for your giving. Let's lift our tithes and offering. Allow me to pray for you. Father, we thank you once again for your words, for a great series, revealing yourself to us, revealing who we are in you. We thank you. And this morning, Father, we would like to show that by giving to you, offering these very blessings which comes from you. And we pray that you bless this, multiply this, and use this so that your word will continue here in our midst. And Father, I lift up to you, my friends, as they give their tithes, their offering right now. Alam mo yung mga pangangailangan nila this coming week. I just pray, Lord, that you surprise them with an answered prayer, surprise them with open doors in every areas of their lives. And I pray that you guide them to make right choices, choose the right path that you want them to be in. And return this blessing to them 1,000-fold. In Jesus' name, amen and amen. Come, friends, let's give our tithes and offering to Jesus. And see you all next Sunday. God bless you.